sa akin, hindi siya dapat makulong. Pwes, kailangan niya isang tao magiging responsable sa kanya para hindi na nabalikan ang dati niyang trabaho. Malaya na ba ako? Oo, malaya ka na ngayon. Pero hindi ka na babalik sa dati ng tira. Titira ka na sa bahay ko. Sinakripisyo mo ang sarili mo para hindi ako manatili sa kulungan. Alam mo, hindi ako makapaniwala. Juan Miguel! Pwede ba kayo paliwanag mo sa akin kung anong ginagawa na hampas lamang hindi ka sa bahay? May problema kasi siya at nangako ako na aalagaan ko siya at tutulungan. Hindi pwedeng manatili sa bahay na ito. Hampas lamang yan, Juan Miguel! Hindi pwede! Kahit katitig, wala akong nararamdamang amor sa babae yan! Gusto ko siyang tulungan at yun lang ang dahilan ko. Hindi ko mapapayagan ito. Ikaw ang gumawa ng problema, Juan Miguel. Pinasok mo ang sitwasyon yan, kaya ikaw ang umayos niyan! Paano na? Paalisin mo ba ako dito? Sabihin mo lang kung kailangan ko na umalis. Huwag muna yan ang isipin mo. Dahil hindi ka alis dito sa bahay. Narito na sinasabi ko sa iyo kanina ang sorpresa. Dr. San Roman, may umay daughter, Estefania. Ang lola ko kasi ayaw kanya dito tumira. Pero alam mo, hindi ako alis. Kahit na ayaw pa sa akin ng matandang bakulaw. Malita! Lola! Wala kang kailangan gawin dito sa swimming pool, baliwari ba? Lalo na makipag-usap sa tao, hindi mo kakilala. Di ba kung isang saktan, mas malaki ka naman isang mali! Tumahimik ka! Isa ka lang hampas, lupa! Bakit ba ka na-apek sa sinabi ng matanda? Ang ibabaw niya. Ka. Hindi, ayoko! Aalis na ako rito! Ayoko maging sampit sa pamamahay na to! Sandali, huminahon ka na ayoko muna! Ayoko na nga eh! Kailangan mo panghintayin si ayoko doktor! Ayoko na maghintay! Wala na akong ginawa kundi maghintay! Nakakasawa na! Pero ang sabi ng doktor, ano pero na? Pero matras na ang doktor na yon. Kinalimutan niya na hinihintay ko siya! Ha? Pero sandali lang, Marichoy! Bumalik ka rito! Sandali lang, Marichoy! Teka lang, Marichoy! Huwag ka namang ganyan! Pasensya na, pero paalam sa inyo lahat! Hindi ka ba nahihirapan magpinta ng walang bottle? Hindi naman. Kabisado ko na kasi ang itsura ni Marichoy. Nasa utak ko na. Isa pa retouching na lang naman to. Wala ka bang balita sa kanya? Ay, pag sinabi ko sa'yo kung nasan siya, baka himatayin ka. Bakit? Nasaan ba siya? Nandun lang naman siya sa mamahaling bahay nung sikat na mayamang psychologist, si Juan Miguel San Roman. Hindi ka pwedeng umalis. Responsibilidad na kita eh. Sandali nga, sino ka ba sa palagay mo? Hindi mo naman ako binili, di ba? Ha? Huh? Oo nga, mayaman ka. May mansion ka, may pamilya ka, marami kang pera. Pero wala akong pakialam doon. Hindi importante sa akin ang mga bagay na yun.
alis na talaga ako rito at huwag mo nang subukan na pigilan ako dahil oras na pinigilan mo ako, baka hindi ako makapagpigil na... Patawarin mo ko, Juan Miguel. Ang bait mo sa akin tapos ganito ako. Hindi ka naman galit, diba? Patawad na. Sige na naman. Patawarin mo ko. Kung minsan kasi ang tanga-tanga ko eh. Kaso bigla ka kasi umalis, alam mo bang buong araw ko nang hinintay? Inip na inip ako rito, no? At dahil sa kanilimutan mo na lang ako, nalungkot ako, tagalit ako, nakakainis kasi eh. Pero siguro may inasikaso kung importante kaya ka umalis. Teka, ano nangyari sa'yo? Sige na, sabihin mo na sa akin. Wala yun, Marichoy. Mabuti pa, matulog ka na. Sige. Teka. Pwede ko bang dalawin sa telemin si Candelaria at ang aso kong si Buddy? Ngayon, wag na ngayon, Marichoy. Gabi na. Anong gabi? Ang aga-aga pa, oh. Delikado sa labas pag nag-iisa ka. Alam ko na. Ihatid mo na lang ako. Sige na, para meron akong kasama. Bukas na lang, ihatid kita. Paano kung malalaman kung totoo yung sinasabi mo? Pangako yun, Marichoy. Sige, tuparin mo yan, ha? Teka, hindi mo pa itatanong kung naging mabait ako? Okay. Sige, kamusta naman ang naging araw mo? Nagpakabait ka ba? Oo naman, ang bait-bait ko nga eh. Talaga? Oo, pinilit ko talaga magpakabait. Ang kaso lang... Ano nangyari? Nagka-problema ako dahil dun sa isang matandang bruha. Yung matandang si Onelia. Si Onelia? Oo, tinrato niya akong parang basura at sinigawan niya ako. Alam ba kung anong sinabi niya? Ano? Ang sabi niya sa akin, mas maganda raw na umalis ako. Hindi ako makapaniwala pumunta si Marichoy sa bahay ng lalaki yun. Ano ginagawa niya ro, Vicente? Pinagbintangan daw kasi siyang nagnakaw. At para hindi siya makulong, naisip nung psychologist na patirahin na lang si Marichoy dun sa bahay nila. Alam mo ba kung saan ang bahay ng lalaking yun? Yun ang hindi ko alam. Baka alam ni Elsa. Pinsan ni Elsa yung psychologist eh. Ba't di ka magtanong sa kanya? Marichoy. Sa ngayon, pumunta ka muna sa kwarto mo. Sige na, sumama ka na sa akin. Doon natin ituloy ang kwentuhan natin. Hindi na, Marichoy. Ikaw na lang mag-isa. Sige na. Gusto ko pa makipagkwentuhan sa'yo. Dali. Pasensya na, Marichoy. Bukas mamili na lang kayo ni Rocio ng damit. Damit para sa akin? Talaga? Oo. Oh, damit para sa'yo. Sige, bukas na lang. Matulog ka na. Bye-bye. Kung minsan kasi tanga-tanga ko eh. Kaso bigla ka kasi umalis. Alam mo bang buong araw ko nang hinintay? Inip na inip ako rito, no? At dahil sa kanilimutan mo na lang ako, nalungkot ako, tagalit ako. Nakakainis kasi eh. Bukas yan. Sir Juan Miguel. Ano yun? May naghahanap po sa inyong bisita. Sinong bisita? Hindi niya sinabi ang pangalan niya. Hinahanap niya si Marichoy. Pero ang sabi ko, natutulog na si Marichoy, kaya ikaw na lang daw ang kakausapin. Sino naman kaya yan? Ano ba kailangan mo? Kakausapin ko si Marichoy. Tungkol saan ba yan? Sa amin na lang yun. Teka muna, pwede ko bang malaman kung ano ka ni Marichoy? Pasensya na, pero pribadong bagay yun eh. Pasensya na, pero hindi siya tumatanggap ng bisita. Oh, talaga? Ano ba to? Parang kinikidnap mo siya. Hindi ko alam na ibang klase ka pala mag-isip. Responsibilidad ko na siya ngayon. Hindi ko kasi gusto na mapunta siya sa kulungan.
ilalayo ko na rin siya sa lugar na kinagisna niya. Ah, talaga? Oo. Oh. Ang ibig sabihin nun, kasama na rin doon yung mga naging kaibigan niya sa lugar na yun. Sigurado ka ba na magagawa mo yung doktor? Tingin ko hindi mo yung magagawa. Wala akong pakialam kung ano tingin mo. Kakausapin ko si Marichoy. Sasabihin ko sa kanya na... Hindi na ako kanyang taksaya ng panahon. Hindi rin naman kita papayagan na makita siya eh. Kaya mas mabuti pa umalis ka na lang. Kakausapin ko lang naman siya sandali ah. Hindi pwede kahit sandali lang. Ano bang dahilan ba't tinatago mo siya? Hindi ko kailangan magpaliwanag kanino man. Kaya kung pwede lang, umalis ka na. At huwag ka nang babalik. Okay, sige. Alis ako dahil nandito ang teritoryo mo. Pero makikita pa tayo ulit. Kaya kung ako sa'yo, pag-aandaan ko yun. Nakakainis. Bakit ko ba ginawa yun? Napakawalang kwenta ko talaga. Pero bakit yan bait-bait sa akin ng lalaking yun? Grabe, ang gwapo-gwapo niya. At ang lambing pa. Sabi nga ni Kande, baka raw may gusto siya sa akin. Hindi, malabo. Imposible yung mangyari. Sayang. Pwedeng bumitaw sa responsibilidad. So anong ibig mo sabihin? Binabalak mo talaga siya rito patirahin? Mananatili siya rito sa bahay. Ano to, Juan Miguel? Talaga ba pinipilit mo na akong lumayas? Hindi ko naisip yan nung dinala ko siya rito sa bahay. Sa totoo lang, hindi kita gustong umalis. Pero kung yun ang gusto mo... Tandaan mo lang na hindi ako yung tipo ng taong basta lang sumusuko. Sinisiguro ko sa'yo na bahalang araw. Ikaw po mismo ang mag-uutos sa kanya na lumayas dito sa bahay! Sir? Ano yun? Meron na naman kong bisita si Marichoy. Na naman? Sino naman yun? Lalaki rin ho. Hindi mo ba sinabi sa kanya na bawal bumisita? Sinabi ko sa kanya, sir. Pero gaya rin siya nung kagabi, kayo na lang daw ang kakausapin. Pakisabi na lang sa kanya na hindi ko siya pwedeng harapin. Balbina, sandali. Saan naghihintay yung lalaki? Nandun siya ngayon sa sala natin. Buti pa ako na lang magsasabi sa kanya. Ikaw pala. Dinadalo ko sana si Marichoy pero bawal daw ang bumisita. Pwede ko ba malaman kung bakit? Naiintindihan ko na gusto mong malaman ang sitwasyon ng girlfriend mo. Kaya sana naman maintindihan mo rin na dahil pinasan ko ang responsibilidad para pero sa... Pero wala namang humiling sa'yo na gawin mo yun eh. Saka anumang oras, pwede mong bitawan ang responsibilidad na yun. Sa katunayan niya, pumunta ako rito para sunduin si Marichoy. Hindi mo siya pwedeng sunduin. Nangako akong babaguhin ko siya. At ang una kong dapat gawin ay ang ilayo siya sa mga masasamang elemento na kinagisnan niya. Hindi ako isang masamang elemento. Alam mo, ayoko sanang sabihin to eh. Pero yung mga kasama niyo na madalas makasama ni Marichoy, makakasama sa kanya na makasama sila. Pero hindi ako kasali sa grupong yun. Ah, talaga?
So anong hanap buhay mo? Nagtatrabaho ako sa isang opisina at nag-aaral sa gabi. Hindi ako isang batugang kagaya ng inaakala mo. At wala kang karapatang pagbawalan ako na makita si Marichoy. Kung disente ka nga, ba't di mo siya sinabi ang tigilan yung mga ginagawa niya? Ilang beses ko na siyang pinagbawalan na huwag sumama sa kanila. Pero wala nangyari. Wes, kung wala ka nagawa, Adrian, kailangan may magawa ko. Yun lang, Adrian. Pasensya na. Hindi. Sandali, may sasabihin pa ako. Hindi mo pwedeng ilayo si Marichoy sa mga kaibigan niya. Tawagin mo siya. Kailangan ko siya makausap. Kung ako sa'yo, tatawagin ko na lang siya. Dahil hindi ako aalis dito. Anselmo na lang o si Candelaria. Ayun ako, halika maupo ka. Ikaw ang pinakaunang bumisita sa akin. Dalawang araw ka rin dito. Pero alam mo ba, bawal kang bisitahin? Ang sabi ng doktor, bawal daw. Ayaw niya akong makita kita eh. Bakit naman ganun? Baka akala niya, pag-aari ka na niya ngayon. Buti na lang, iniisip niya na mag-nobyo tayo. Ano sabi mo? Bakit naman niya naisip yan? Sinabi ko sa mga pulis. Para palayain ka, para hindi nila isipin nag-iisa ka lang. Sakyan mo na lang yung Marichoy. Pag nalaman niyang hindi totoo yun, hindi niya na ako pababalikin. Marichoy, gusto mo na ba rito o gusto mo na umuwi sa atin? Hindi ako pwede umuwi sa atin. Kasi kahit hindi ako binili ng doktor, parang kanina ako eh. Hindi ah. May pag-asa pa para makalaya ka. Paano? Magpakasal tayo. Ewan ko ba sa'yo? Naghahanap ka na sa sarili ng problema eh. Hindi yun hinahanap, Eduardo. Ginawa ko, pero hindi ako makalabas. Pues, ba't hindi mo lang sabihin kay Judge Villardi na nagkakaproblema ka ngayon sa bayan mo nang dahil sa babaeng yun? Pag ginawa mo yun, pwede mo na siyang bitawan. Tama. Tapos sa kulungan ng bagsak niya. Ano naman ngayon? Sino ba siya? Eh, hindi mo naman kilala ang babaeng yun ah. Wala siyang halaga sa'yo, pero mahalaga siya sa akin. Pag-isipan mo, Marichoy. Hindi mo kailangan sumagot ngayon, pero pwede tayong magpakasal kung gusto mo na lumabas dito. Yun lang, tapos na. Hindi ko pwedeng gawin yun, Adrian. Bakit hindi? Dahil sa hindi pwede. Hindi ko pwedeng gawin yun. Ano bang problema mo? May gusto ka ba sa kanya? May gusto ka ba kay Dr. San Roman? Pare, sigurado ka ba na talaga sikling pagtulong ng pakay mo sa kanya? Kay Marichoy. Oo. Oh. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sigurado may iba pang dahilan. Gusto ko magtapat ka sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit ba? Eduardo, tama ka, meron pang ibang dahilan. Ang kaso lang, naguguluhan ako. Bakit? Sabihin mo sa akin. May nararamdaman ako kay Marichoy na matagal ko nang hindi nararamdaman. Gaya nang? Hindi lang dahil sa awa kaya gusto ko siyang tulungan. Eh, hindi lang yung pare. Kapag lumalapit siya sa akin, ibang nararamdaman ko. Kapag hinahawakan niya ako, para bang nakakalimutan ko yung buong mundo. Tapos ang nararamdaman ko yung kagustuhan ko na nayakapin siya. Pwede kasi lang ibig sabihin yan. Ilove ako kay Marichoy. Pangako ko, ikaw lamang ang mamahalin. Pangako ko, sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ang buhay ko, sa'yo lamang iaalay. Yan ang pangako ng puso ko.
infatuation lang yung nararamdaman mo. Hindi, attracted ako sa kanya. Gusto ko siya. Kahit hindi niya sinasadya, napapalapit ako sa kanya. Lagi niya kasi ako niyayakap. Mahal ka sa bisnil. Ewan ko, pakiramdam ko, gusto ko na siya. Alam ko na. Ang ibig sabihin, hindi tanga ang Marichoy na yun. Alam niya kung ano ang pakay niya. Di, Eduardo, nakikita ko inosente siya. Diyos ko naman, Juan Miguel. Malaki ka na, alam mo na ang takbo ng mundo. Pagkatapos mo, hindi mo na mahalata ang intensyon ng isang bilyang dalagang kagaya niya. Sakali sa lumaki. Paano mo nagagawang maniwalang inosente siya? Nakapangako na akong tutulungan ko siya. Pag bigla ko siyang binitawan, makukulong siya at baka hanggang doon na lang yun. Basta ang alam ko, kailangan niyang lumayo sa'yo, pare. Alam mo, Adrian, sobra na itong ginagawa mo eh. Kapag pinagpatuloy mo pa to, baka hindi na kita kausapin ulit. Kaya tumigil ka na, pwede? Hindi ka rin kasi normal, Marichoy. Binibigyan kita ng pagkakataon para makalaya sa lalaking dumukot sa'yo. Bakit hindi mo samantalin? Pag pinakasalan kita, ano na? Paano ko masisiguro na hindi pala ako tumatalo sa apoy? Baka mas magmukha pa akong preso ng dahil sa'yo eh. Ano ba? Hindi ko gagawin yun. Hindi kita tatalian kahit ano mangyari. Siyempre yan ang sinasabi mo sa akin ngayon. Pero kapag nandun na tayo, bigla mong sasabihin na nagbagong isip mo. Alam mo, sa totoo lang, mas gusto ko rito eh. Hindi ako papakasal sa'yo. Kaya tigilan mo na yan. Tapos na ang usapan na to, Adrian. Hindi ko nga magagawa yun. Nangako akong poprotektahan ko siya. Tama, kailangan mo nga siyang protektahan. Kailangan mo siyang protektahan laban sa'yo. Tama ka nga, Eduardo. Kailangan mo siyang protektahan laban sa sarili ko. Nakakainis! Ay! Parang yung naisip na pakakasalan ko siya. Hindi ko siya pakakasalan kahit anong mangyari. Dahil palikero siya, babaero, at kung iniisip niya na pare-pareho mga babae, pwes mali siya. Buisit talaga! Manunood na lang akong TV para mawala inis ko. Patwala, ano ba namang remote control yan? Hindi gumagana. Alam ko na. Ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando rozas con mis labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Ay, ay, ay. No encuentras motivos para seguir conmigo. Mukhang nanggagaling yung tugtog sa kwarto ni Marichoy. Baka nanonood siya ng TV. Terminar como amigo. Eskandalosa niya talaga. Para siya luka-luka kung magsisigaw siya. Ayoko na. Hindi ko naman tatagalan ng ganitong sitwasyon. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya, si no hay amor. Huwag ka lalapit sa akin. Huwag na huwag kang lalapit sa akin kung ayaw mo magsisi. TV. Sa palagay mo ba kailangan ko ipaliwanag sa'yo ang lahat ng mga ginagawa ko? Ay, nag-i-enjoy lang naman ako sumasayaw at kumakanta. Ikaw naman, anong masama ron? Sa problema mo, labas ako dyan, okay? Ha? Huh? Huwag buksan niya TV! Huwag sabi! Huwag mo kayo tutulak! Bakit? Sino ka ba? Ha? Huh?
Huwag mo kong dadaanin sa patulak-tulak mo dahil hindi ako natatakot sa'yo. Kung gusto mo na awa, hindi kita atrasan. Ano ha? Laban ka? Sige, sige, sugurin mo ako. Para mo atrasan kita matandangan ha? Ano? Sumugod ka? Kung ganoon pala, wala kang kasa, wala kang sinabi. Ayaw ka sakit! Wala ka naman ibigay. Huwag ka na lang sa akin! Talabas na ito ngayon! Ano ha? Ayaw ka! Stampa ka lang sa'yo ha? Kala mo ka sakit sa'yo! Sige, dali! Sumugod ka na! Bakit, Balbina? Si Marichoy kasi at si Mamonelia, nag-aaway sila sa loob ng kwarto. Mahilig ka! Masakit! Kung matandangan, hindi mo kalaban mo! Ano nangyari dito? Mabuti dumating ka na! Anong bulo to? Kasi babae yan eh! Napakawalang iya! Sinaktan niya ako! Dinulak niya ako sa kama! Binuksan ko lang yung TV. Huh? Eh narinig ko maganda yung tugtog, kaya nagsimula akong kumanta. Habang kumakanta at nagsasayaw ako, ayun, bigla siyang dumating. Pumasok yung halima o pinatay niya yung TV, kaya binuksan ko uli. Tapos pinatay niya uli, tapos bigla niya akong tinulak. Hindi ka dapat nagpapatugtog ng malakas! Hindi ito ang panahon para sa pagpapatugtog! Dahil kasalukuyan pa kami nagluluksa! Nagluluksa? Patawad. Kasalanan ko ha. Kasalanan ko nga itong pinag- Hindi, Marichoy. Ano pa ito? Huwag mo sisihin na sa'yo. Sige lang, gawin mo yan! Ipagtanggol mo ang lukalukang yan! Wala ka talagang pakialam kahit kasing dumi pa siya ng aso o ng basura! Palibasa kasi na bulag ka na ng kagandahan ng babaeng yan! Uy, hindi naman itong mga binili sa akin na kapatid mo, oh! Tiyak, magugustuhan ko itong pantalon na binili namin. Isusuot ka muna para makita mo, maganda talaga eh. Type na type ko ang design sa mga. Teka, Marichoy, sandali lang. Papalit lang ako, ah. Ito ang mga dapat niyong amangan. Hindi ka pwede ang babaeng niyo sa bahay niya. Anong ngayon nagkagawin niyo sa kanya? Nag-iisip ako ng solusyon. Bakit hindi natin subukan dito? Halo? Lilipat ka na sa ibang bahay. Okay, kausap ako. Marichoy, hindi kita dadalhin. Kung alam kong pahihirapan ka lamang nila, magtiwala ka. Cecilia. Siya si Marichoy. Siya si Marichoy. Kumusta, Marichoy? Nandito ka na ngayon sa sarili mong bahay. Huwag nang bimitiw sa tinutuwa.